Hello mga ka-lover cats, magandang umaga. Nagbabalik na naman po si ER Reaction Vlog para sa isa na mga update patungkol po sa mga latest happening ng TVG and the Lover Cats at sa nangyayari pong Olympics, sa Paris Olympics at sa mga update po patungkol po sa mga pambato po ng Pilipinas. So ito na, simulan na po natin. First topic natin for today, yung laban po kaninang 1 a.m. ni EG of Vienna. So ito guys, makikita natin dito, umang-apat lang po si EJ. So, kumbaga, sa ganda ng performance po niya, lahat halos napakalinis. Eh, talagang meron pa rin pong nakalamang po sa kanya. Hindi natin alam kung ano po yung pagiging scoring po ng mga judges that time. Pero ang ganda po ng performance niya. Apat na ulit pong sumampa po siya doon sa pole vault. Pero ang masasabi lang natin dito, guys, ang galing po niya. And naiyak man siya sa interview ng isa sa mga media po dito sa Pilipinas. Pero masasabi lang natin guys, congratulations kay EJ of Vienna. And ito guys, isa sa mga post, of Vienna falls short of prize medal in the Paris Olympics as he finished 4th in the men's pole vault finals. Of Vienna fails to clear 5.95 meters as he missed out on becoming the Philippines' first Olympic athletics medalist since 1936. Sayang guys. Sana kung nakakuha talaga siya kahit at least bronze medal, talagang siya po yung sumunod po after ng 1936 na nakakuha po ng medal. Diba? Kaya sobrang nakakalungkot para po sa kanya. Anlungkot-lungkot po ng reaction niya that time nung ina-announce po yung winner na nalaman niya na 4th place lang po siya. So kumbaga 4th place, malaking bagay na po yun dahil nung Olympics na sinalihan niya last 2020 yata yun, pang 11th place siya or pang 12th place. So kumbaga guys, eto pang mang-apat siya. Ibig sabihin, nakita natin yung improvement, nakita natin yung isa sa mga galing po talaga niya. Ang laki ng tinalon po ng ranking po niya pagdating dito sa men's pole vault competition. And masasabi lang natin, congratulations pa rin sa ating pambatos na si EJ of Vienna. Huwag mawawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang po sa paglaban para po sa Pilipinas. And eto na guys, sa usapang Itbulaga naman po. So eto yung isa sa mga nangyari po last time sa unang gabi ng lamay po ni Mother Lily. Kumbaga guys, naispatan po sa 24 oras si Boss Joey na dumalo po sa wake ni Mother Lily. So kumbaga guys, alam naman natin nung nasa 7 pa sila or nasa 2, ang laki din po ng pinagsamahan ni Mother Lily, ni Boss Joey at ng Dover Cards. So kumbaga guys, kahit na although merong something between the GMA and the TVG, masabi natin guys, pumunta pa rin po si Boss Joey doon sa wake. Hindi po para po sa network. Kumbaga, para po doon sa lamay po ni Mother Lily at sa pamilya po nito. Hindi man binalita po sa 24 oras na dumalaw siya kahit nahagip po siya ng camera. Yun po kasi isa sa mga napansin po ng lahat. Nahagip siya ng camera pero hindi man lang siya binanggit sa 24 oras na dumalaw po siya doon po sa wake ni Mother Lily. Sobrang yun po yung kinagulat din po ng lahat kasi kitang-kita talaga si Boss Joey and nadaanan ng camera pero hindi talaga binanggit dito mismo sa 24 oras. And dati naman, 'di ba, nung nasa 7 sila, kapag may lumadalo na Dover Cats, ganyan binabalita nila sa 24 oras. Pero ngayon, nga 'di ba? Kasi alam naman natin na meron talagang something hanggang ngayon na hindi pa naayos between the GMA and the TVG. Pero for sure, sa kalaunan ng panahon, maayos at maayos din po yan kung ano man po yung hidwa at atampuhan na nangyari dito po sa Itbulaga, sa TVG at sa GMA, maayos din po yan. And ito pa yung isa sa mga nakita din natin na ginagawa ni Asahasha Mulak the time na meron po silang ganap kahapon or nung Sunday. Ito, siya po yung isa sa mga nagmistulang makeup artist ng kanyang, ewan ko kung tita niya po ito or handler or makeup artist. So makikita natin dito guys, isa sa mga pangyayari that time, natuwan-tuwa po siya habang
parang pare inaayusan niya po mismo yung kasama niya po dyan sa video, sa picture. And also guys, super nag-trending naman po kahapon yung batang sumali po sa cinema dyan po sa barangay. So ito yung isa sa mga pagkakataong nag-trending po siya sa TikTok. And sobrang daming natuwa dun sa bata po na yun. Grabe kung mag-English at the age of 4 or 5 years old, eh talagang masasabi natin, grabe yung dedication niya talaga na makita sa television and also maipakita yung talent niya. And ang galing talaga niya din mag-English kapag kinakausap siya, sobrang bibo. So, yun po isa sa mga nakakatawa po sa kanya. And that time na talagang nag-trending po siya at pinag-uusapan po sa TikTok. And sana daw kuhanin din po ito para pasikatin. Para daw kasi si Aiza Siguera siya sumagot nung kahapon. And makikita natin na talagang merong potential yung bata na sumikat mismo. And alam ko ito yata yung nanalo kahapon. And congratulations sa'yo, little cutie girl. And also guys, ito pa yung isa sa mga topic natin for today. So, nasa bakasyon pa rin po ang ating mga singing queens. Pero gumawa po sila ng lantern para po palipa rin po sa ere. And sinulat din po doon ng ating mga singing queens yung gusto nilang i-wish, naingatan, ganyan. So, ang sinulat po netong si singing queen Sam, eh yung mami niya, yung daddy niya, yung sisters niya, and yung lolo't lola niya. So, kumbaga guys, pinag-winish niya and pinalantern niya lahat po ng kahilingan na iligtas din po. Alam naman natin may ganung wish po talaga ang lahat, lalo na si Sam, para po sa kanyang pamilya na laging safe ang ating family. And pinalipad niya po lahat po yon ng kahilingan niya mula sa kanyang mga mahal sa buhay sa lantern na pinalipad nila sa ibang bansa, di ba? So, good job dyan, Sam, singing queen Sam, at lahat po ng singing queen na kasama po nito sa bakasyon po sa Taiwan. So, sa iba pang update, manatili po kayo nakatutok po sa mga daily updates natin araw-araw para po sa mga bagong update pa para po sa Dabbercats. Hanggang dito na lamang po isa update natin ngayong umaga na to. And thank you guys sa panonood, and see you for my next update video. Bye guys!